Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyo lahat. Taus-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramiliano. Nasawi si Sergeant Ramiliano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramiliano ay isa lamang sa mga biktima ng karumaldumal na gawain ng mga teroristang CPP-NPA at NDFP, kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hinding-hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pakikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, "Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?" Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Reliota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon na himong babag aron atong masinati ang pamuyo nga malinaon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramiliano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Shukran.